Aye, let's go. Nabasa na sa isip ko. Oy, dikit ka. Nandikit sa ano? Sa gutter. Bilis eh. Ay, nako. Ilang minuto agad ang nawala. Ay, nako po. Kung ayaw masaktan. Inabot pa nga. Ring road yan. Yan na sa harapan na yan, signal. Pakanan, diretsyong airport. Pakaliwa, diretsyo niyan, Corniche. Uy, uy, diyan ka lang pala. Lekba. Pabalik. At doon din nga pumunta to Land Cruiser. Sa halip na dire-diretso. Ay, babagal pa yan.
Hamlet, yung Stan Palace. Inaabot ko na to mga gwardiya na to. Ibig sabihin niya. Saktong alas 8 na ako dadating. Ay. Pero pag inaabot ko dyan ay yung si Kabayan. Late na yon. Late na ako ng alas 8 na yun. Ay naku po. Ay naku po. Tandaan na to, walang diretso. Kanang kaliwa lang. Yung kaliwa papuntang Accra Industrial Area. Ganyan. Itong kanan papunta ng dire-diretso to ng Katara. Katara Cultural Village. Cultural Village. Naka-green. Ang signal ay naka-green na. Malayo pa ako. Inabot ako dun 2 minutes lang. Last 2 minutes pata. Malamang itong sunod abot. Kasi nakaberde na yun eh. Abotin ako dito. Magkakulit pa yan. Ayan na nga, kapula na yung pakaliwa. Ayan, sabi ko na inabot ako. Orange na. Pula. Paktay. Ito matindi-tindi. 3 minutes to. Dito tayo sa mga extreme left. Yan. At doon tayo sa fast lane. Kolokoy. Ay, naku po. Sino nga rin tong camera? Ang taba ng pisngi ko. Yung totoo naman, lumiit lang yung damit ko. Ayan o. Kapag ikaw ay ano, malapit lang trabaho mo, naka-scooter ka lang. Actually, pwede namang takuhin ang scooter yan hanggang dun eh. Mabagal-bagal nga lang. Tsaka, bawal ipasok sa loob. Bawal mag-scooter sa loob. Motor scooter hindi nakapasok, kaya pati yung mga delivery hindi nakapasok sa loob ng site namin, hanggang doon lang sa gate. Kaya pag ang delivery namin ay ano ba, papadeliver ng food, pagka nakamotor lang hindi makapasok. Pag nakakotse, pag ngayon nakakadiretso na dahil wala na yung security. Pero motor hindi pa rin. Kasi dati pag wala kang permit, hindi ka papapasukin. Talagang mahigpit. Ngayon, hindi na ganun kahigpit dahil medyo ano na eh, nagluwag sila nung nabuksan na yung tulay nung second week ng FIFA. Binuksan na yung tulay papunta doon sa amin para hindi pangit tingnan sa mata ng mga bisita yung paakyat na may barikada, yung tulay may barikada. Kamaya tuturo ko yung tulay na yun. Ay nako, hindi ako aabot ng alas 8. 8.02, 8.03 tayo nung nandun sa basement. Ay, inabot tayo ng mga signal. Kaya chori-chori. Chori na lang.
left. Wala pala akong almusal kanina. Bigla akong napatakbo ng tindahan. Bili ako ng tinapay. Kung anong binili kagabi na ano, pang mukibay na nakalimutan ko pang almusal pala. Ay na. Tinapay lang, tsaka gatas. Ganyan tayo mag-almusal. Tinapay at gatas lang. Buti nga nagkatinapay na ngayon, dati yogurt. O kaya gatas lang talaga. Without you, ay, yung mga building na yan, ano na yan, kung kita sa camera, nasa dulo, part na ng Lusail. Kasi itong nasa kanan naman, yan yung Qatar Cultural Center. Tinabo yung mga spectator ng ano, FIFA. Nilagyan dyan ng ano, ng mga monitor na malalaki para sa mga hindi makakapanood sa stadium. Tapos kung ano ng mga activities sa loob. Maganda naman loob yan eh. Pasyalan talaga. Kaliwa Lusail o kaya papunta na ng anong tawag doon? Yan, wala sa isip ko. Lusail. Yung medyo kaliwa na konti, the pearl, ito the pearl din itong tinutumbog ko kasi akit ako ng tulay, kakanan ako dito sa papuntang metro station para hindi ako abutin ng ano doon sa kanto. Sa kanto kasi may signal, tapos ilang metro lang, wala pang 100 metro, may signal na naman. Sige, una ka na. Ako dapat ang papasok doon. Kaso dalawa silang magkabuntot, kaya pinauna ko na. Yan. Doon nasa kaliwa, metro station yan. Tektaifia metro station. Itong kanan, bago pa lang ginagawa yan, parang mga food hub din ng ano, food arena na siguro yun, na may mga dining na maliit sa loob ng Qatar. May food arena rin kasi doon eh. Kaya lang ano yun, take away o kaya doon kakakain sa ano, loob ng sasakyan. Kanan, the pearl. Pero hindi tayo aabot na mismo ng The Pearl. So, kasi ito yung sinasabi kong tulay na bago. Yung aakyatin ko na yan. Para talaga sa iwan lang yan. Iwan na yan. Kasi dati itong ano na to, may barikada to. Ayaw nila magpakyat dahil nga hindi pa tapos.
eh nung pipa. Tapos na naman, ayaw pa rin nilang paggamit. Eh, pangit sa mata. Kaya binuksan na nila. Kaya kami lang din ang gumagamit, mga nagtatrabaho dito sa loob ng isla. Ito nasa kaliwa, yan. Golf course yan, golf course daw yan. Pero maliit lang. Hindi yung full, ayaw ko ilang butas lang yan. Parang praktisan lang din siguro yan. O ano. Tapos yung mga building na yan na nasa harap, yan na yung project ko. Yan na yung Giwan Island na dapat gagamitin sa pipa, hindi inabot. Kasi 2020 na yan inumpisan. 2 years, aabutin mo pa yan eh, labilibong building yan. Hindi mo kakayanin. Tapos may ano pa, na-block pa yung mga materials, hindi agad nakarating. Kaya, na-delay yan ang na-delay. Actually, hindi naman delay. Kaya lang, hindi talaga kakayaan. I-fast track. So, dito sa basement, kailangan bukas ang ilaw. Kasi dapat, sabi ko na 802 nasa basement tayo. 802 dito nga pala ako. Nay guardia. Ayaw ng guardia kapag ano pagka doon sa dulo. Bini-VIP nila yung mga VIP dito eh. Very important. VIP. Kaya kailangan buhay ang ilaw dito. Kasi ito ganito. May ano, madilim. So dahil ako hindi VIP, doon ako itatapon sa malayong parking. Mga bastos. Ay nako. Yan dito. Dito tayo. Tapos yan. Lalapitan pa ako ng gwardiya. Wala ko ako eh. Pagbabawalan pa dito, sasampanin ko yan. Gusto yata makatikim. Oop. Tumutunog na ako ba eh. Hanggang dito na lang. Babuski, babuski, bye bye. Late na.